What's up, everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Hello po sa inyo lahat. Magandang-magandang umaga po. Hi, Mama Sam. Good morning. Hello, hello, hello. Good morning po sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman ng makamama Sam dyan, maraming salamat po sa pagtutok nyo dito sa channel ni Lauren Q. So yon, kamusta ka Lauren? Kamusta ang school? Ayun, Mama Sam, okay naman po, masaya. At yun nga, Mama Sam, masaya din dahil yesterday, yung palive natin, grabe, ang dami ding nanood. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ayun, oo. Siyempre, nagbago kasi tayo ng oras. So, nashock siguro yung mga na sumusubaybay sa atin. Ba't yun yung oras na sila? Anyway, so sa lahat po na nanonood, expected nyo po lagi na medyo mapapaaga na yung live ni Lauren. Kasi nga, syempre nag-i-schooling siya, so bawal na masyadong magpuyat. Nagahabol din siya ng tulog niya. And then, of course, may mga project pa siyang ginagawa. So dapat intindihin din natin yun. But Lauren is still going po sa pagbablog. Kasi may nagtanong sa akin yesterday, sabi niya ganun, paano si Lauren, magpo-continue pa ba yung pagbablog niya? Sabi ko, oo naman, walang din naman maa-apekto. Sabi niya, kasi sayang naman nagkapagsimula na siya. Kay Attorney Dilag, maraming salamat sa concert. Kasi ano, nagkausap kami yesterday, tapos ang sabi niya na, kung continuous ka nga daw ba, kasi paano yan pumapasok ka daw. Sabi ko, oo naman, continuous na continuous. Kaya ni Lauren yan. Oo, laban lang, di ba? Bawal sumuko, gano'n. Magbibigay ng time sa inyo si Lauren araw-araw. Yes, oo. Ayan, shoutout pala sa lahat ng nakatutok sa amin ngayon. Ni Mama Sam, hello po sa inyo lahat. Thank you and God bless. So yun, Mama Sam, ito nga. May mga question na kong dala na galing sa mga subscriber. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng question. So yun, Mama Sam, simulan ko na ba? Okay. Yes, simulan na natin, Lauren, para at least alam ko na iinit na sila. Okay. So yun, ito na nga, Mama Sam, unang question. From Pageant Fanatic, huwag umasa kay Roberta na di yan ipapanalo kasi solo franchise next year. Runner-up pwede. Anong thoughts mo dito, Mama Sam? I don't think so na parang hindi siya ipapanalo kasi magpapalit na ng franchise. Huwag nating isipin na ganun. Kumbaga, think positive tayo. Yes, totoo, possibility na mag-runners-up lang siya or dahil nga sa mga ganung reason. Pero kasi syempre, kung mag-goal na rin naman tayo, mag-goal na tayo ng the best para sa kandidata natin. Kumbaga, parang sa hindi naman sa umaasa, nandoon sa possibility kasi na lahat naman may chances. And then I think kung mananalig tayo kay God, walang imposible sa kanya. Oo. I think kaya niya ibigay kay Roberta yung titulong Miss Grand International. Diba? So, ako, ang akin lang, sana bigyan natin ng chance. Kasi deserve naman niya. Oo. Kawawa naman si Roberta Tamundong kung di natin siya bibigyan ng chance na lumaban dito sa Miss Grand International. Oo, saka napaka-importante kasi doon, Lauren, it's not only lang yung dahil na yung sa corona, nandun yung first priority mo siya. Pero kasi may experience niya na makakalaban siya sa Miss Grand International, pupunta siya ng Bali to compete the international pageant, it's not joke. Kumbaga, good experience yun para kay Roberta. And then bigyan natin ng pagkakataon si Roberta na gawin niya yung dapat niyang mag. Ay, yes, oo. At yun na nga, supportahan na lang natin si Roberta Tamundong and trust her na lang para sa kanya. And yun, think positive na kayang-kanya lumaban dito sa Miss Grand International. Lalaban yan, syempre. Yes! Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question from Dudes Pineda. Sabi niya, Asia pa rin kaya ang mananalo this year sa MGI? Possible, yes. Why not? Diba? Kasi it's not about the continent, eh. It's about kung sino yung the best girl. Mali mo naman, best girl ang best girl pa rin ng Asian this year. So, pwede sila makakuha ng corona o kaya pwede din naman Latina. Depende kung sino yung pinakamalakas na kandidata. At yung pinakamalakas na kandidata ay nandirito sa Asia,
Why not, 'di ba? So ako para sa akin, hindi ko tinitingnan 'yun eh. Tinitingnan ko dito per candidates kasi sino ba yung malakas na kandidata? Sino ba yung nakikita natin na papalo talaga? Sino ba yung makakalaban ng bawat kandidata? Doon tayo mag-focus. Huwag tayong mag-focus doon sa eh kasi by continent kasi hindi naman sila by continent. Ano naman sila eh? Individual. Individual sila lumalaban. So doon tayo mag-focus sa individuality. Yes, at sino din yung nag-perform talaga ng bonggang-bongga? Yung as exactly. In, sabi talaga natin, pang Miss Grand International yung performance. Totoo. Ikaw ba, Loren, tingin mo ba, ikaw ba naniniwala ka kapag Asia ang nanalo ngayon, pupunta tayo dun sa, dapat next time, nasa Americas naman o nasa Africa? Anong tingin mo? Mama Sam, it depends naman yan kung saan talaga gaganapin, kung saan gusto ganapin nung pageant. Or sa Asia, pwede naman. Pwede din naman sa Europe. Or yan, sa America. Yun, nakadepende talaga yan kung saan nila gaganapin talaga. Ako, depende kasi. Hindi, I mean yung kandidata na mananalo from Asia ba? From Americas ba? Ah, okay. Siguro, Mama Sam, tingin ko Asia pa rin. Malakas ang tingin ko na Asia pa rin naman ang makakuha, ang malakas na makakuha dito ng Grand sa Miss Grand International 2022. Pero, yun nga, matindi ata mga kalaban nila itong mga datingan na Latinas, gaya ni Venezuela, Brazil, alam naman natin na napakaganda at ang sexy. At parang as in, pang Miss Grand International din yung mga tsura and galawan ata nito. Pero ikaw, naniniwala ka na dapat pag Asia ang pinanalo ngayon, dapat next time ang ipanalo naman is ano, Americas o kaya European o kaya Africa, wag Asia. O mas naniniwala ka sa individuality? I think, Mama Sam, I go for individuality talaga. Kung sino talaga yung nag-perform, ayun talaga yung kokoronahan. Kung Asia man yan, nanalo ang Asia at nanalo again dahil nag-perform siya. Kung sino talaga ang nag-perform at nag-perform talaga ng maayos, yung as in pang Miss Grand talaga yung galaw niya, yung pinakita niya simula pa lang ng laban nila, yun talaga yung dapat koronahan. I agree. Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question na nanggaling naman kay A Random Lifestyle. Mama Sam, totoo bang cooking show din naman ang binibining Pilipinas and bad production pa? Unlike kay Mr. Nawat, cooking show pero great production. Anong thoughts mo dito, Mama Sam? Hindi ko masagot kung cooking show eh. Ako kasi parang lahat naman ng pageant, hindi lang binibining Pilipinas. Parang meron silang minsan na parang pinapaboran na kandidata. Ganun. Pero kasi siguro, ayun yung nakikita nila na pwedeng manalo. Kaya ganon. Ako naman, sa binibining Pilipinas, hindi ako naniniwala ang cooking show sila. Actually, it's not a binibining Pilipinas. It's a judges. Kung sino yung mga napili ng judges. Kasi ang binibining Pilipinas, naghihintay lang sila ng kung sino yung mananalo. Ayun. So, nasa judges po yan. Wala po yan sa Pilipinas. At saka yung sinasabi niyang bad production. Di naman pangit yung production ng binibining Pilipinas. Ang ganda din kaya, di ba? Pero mas bongga talaga naman yung kay Mr. Nawat. Ang malakas. Pero may sasabihin, may tatanong ako sa'yo. Tingin mo ba, cooking show ang binibining Pilipinas? I think, Mama Sam, hindi. Kasi tama lang naman yung mga napipili nilang kandidata, deserve naman nila yung mga nanalo ngayong taon na to. Deserve naman. Pero ay, hindi ko sinasabi na hindi deserve ng mga natalo. Ah. Lahat naman sila deserving manalo. Pero yung mga nakoronahan, ayun, as in sila talaga nakarapat dapat na makoronahan. Yung kasi ganito yun eh. Ang pagkakaintindi ko dyan, Loren, ang binibining Pilipinas, kumukuha sila ng mga kandidata. Ayun yung trabaho ng Binibini Pilipinas. Kung sino yung magiging official candidates nila. Trabaho yun ng Binibini. Yung mga judges naman, ang trabaho ng judges, kung sino yung ipapanalo doon sa mga napili ng Binibini bilang queens ng new Binibini Pilipinas queen. Diba? Parang, ang sisisihin ko, ang luto dyan, yung judges, hindi yung organization. I agree.
Eh, di ba mga masam nag-discord din itong mga organization, yung mga mga activities na ginagawa ng mga delegates. Sila yung nag-o-observe. Nag-o-observe. Tapos sinasabi nila sa judges, oh, ito okay to, ito hindi. Ito panalo to, ito hindi. Kasi at the end of this story kasi, it's about the attitude ng girl. Oo, yun talaga yun. Okay. Ito naman po, Mama Sam. Next question na nanggaling kay Grotes89. Mama Sam, tingin mo ba may gustong sumira ng momentum at strategy ni Roberta para di siya makapokus sa MGI at matalo para mapatunayan na si Budol talaga ang dapat ipinadala? Hindi natin may iiwasan yung ibang tao mag-isip ng ganyan. Kasi syempre may mga maraming tagahanga si Budol na gusto nila si Budol yung ipadala doon. Pero hindi naman siguro makaka-apekto to kay Roberta kung maganda yung mindset niya. Kung maganda yung mindset ni Roberta, kaya niyang ipanalo yung pageant. Kahit anong mangyari na walang distraction. So feeling ko, it's not about strategy. Yes, parang may gumagawa ng ganyan, strategy na parang masira si Roberta or mag-distract si Roberta. But kung may trust ka kay Roberta, and then I think Roberta Tamundong, ano, alam niya kung paano niya dadalhin yung sarili niya dito. I think kaya niya yan. At yun nga, Mama Sam, kahapon, di ba, yung palive natin, nag-comment si Herodie, sabi niya, sa palive daw ata ni Nicole Budol, sinabi niya na siguro hindi to para sa akin at kay Roberta talaga to. And supportahan na lang natin si Roberta Tamundong, sabi niya daw. Ayun naman pala eh. Huwag natin pag-awayin yung dalawang kampo. Kasi kung tutuusin, parang titignan mo, the best din naman din si Nicole, the best din naman si Roberta. Kumbaga parang napunta kay Roberta, wala tayong magagawa, just support her. Oo. Tsaka pwede pa naman lumaban si Nicole Budol, yan. Hindi pa naman siya maano eh, open age. Lumaban, di ba? Pwede siyang umulit sa binibining. Kung gusto lang niya, di ba? Yes, or sabi yung experience din ni Nicole sa binibining Pilipinas, hindi rin dito. Ay, yes. First time, tapos nag-first runner-up. First runner-up. Janine Togono, nag-first time siya as first runner-up. MJ Lastimosa, second runner-up. Pero in the future, naging Miss Universe Philippines sila. Yes, di ba? Dapat wag na lang mawalan ng pag-asa. And dapat, spread love lang. Wag yung negative vibes yun. Think positive. Okay, ito naman po, Mama Sam, para sa last question. Sino sa tingin mo ang dapat pagandaan ni Roberta Tamundong dito sa Miss Grand International? Okay, so syempre marami. Ito kasi Miss Grand International, medyo iba-iba talagang matitindi yung radar ng kandidata dito. Yung kumbaga lahat halos malakas kasi grand nga. Isa dyan sa mga nakikita ko, si Miss Brazil, kasi si Miss Brazil iba yung atake. Talagang, alam mo yun, nakakatakot din. Tapos nakikita ko din dyan si Miss Guatemala. Isa din yun sa mga parang magaling na kandidata. And then nakikita ko din dyan si Miss Venezuela, na grabe yung pa-short hair niya, ang bongga. Si Puerto Rico, medyo matapang-tapang din. Kasi si Miss Puerto Rico, last year, naka-place yan. Si South Africa, naka-place din sila nung nakaraan taon. So, abangers din tong mga kandidata na naka-place nung nakaraan taon. So, halos ang dapat pagandaan ni Roberta, yung performance niya, laban sa ibang kandidata. Doon siya mag-focus. Huwag siya mag-focus doon sa kung sino ba yung malakas dito, sino ba yung magaling dito. Kasi ang malakas dito siya. Kung alalakasin niya yung sarili niya. Diba? Yung strategy niya dapat, Mama Sam, na magtiwala siya sa kanyang sarili na kayang-kanyang mag-perform ng mas magaling, yung as in to the highest level na yung kakabog talaga sa lahat. Yes. Ayun yung dapat niyang gawin. At pagpukosan, ano bang strategy game niya dito? Kasi yun yung importante. And then, huwag siyang magpa-distract doon sa sumisira ng strategy game niya. Kasi wala naman din talagang mapapala. Pero alam ko si Roberta, hindi naman siya ganun. Nakafocus din talaga to sa sarili niya. At yun yung aabangan natin kay Roberta sa competition niya dito sa Miss Grand International 22 na magaganap nga sa Indonesia this coming October 25 na. Ayan. I agree, Mama Sam. At yun nga, huwag siyang mabahala sa mga sinasabi ng iba, yung
na sinisira yung strategy niya, wag siya mabahala doon. Kailangan niya mag-focus sa kanyang laban na gagawin niya lahat para lang makuha niya yung first, para makuha niya yung Miss Grand International crown. At yun nga, kung makukuha niya doon, ay siya yung magiging first queen natin ng Miss Grand International. Kaya good luck, Roberta Tamundong. Kaya mo yan. Ayun. Totoo yun. Laban so, yun, lang, Roberta. Kaya mo yan. Oo, di ba? So, yun, mga Sam. Yun lang po yung mga question kong dala ngayong araw na to. Maraming salamat po sa pagsagot ng aking mga question. Ayun. So, natutuwa ako sa'yo, Lauren, kasi nakikita ko naman yung determination mo. And then, nakikita ko naman, nag-unti-unti ka gumagaling. Congratulations. So keep going, Lauren. Hindi mahirap 'to ngayon, ha. Kasi syempre babalansehin mo yung pag-aaral mo, babalansehin mo yung trabaho mo. I know it's not easy. Pero ako yung tignan mo. Sabi ko sa iyo dati, nagbalik ako sa trabaho ko, pero may naapektuhan ba sa mga bagay-bagay. So, yun doon ka tumingin. Nakaya ko, ibig sabihin kaya mo din. Mas matindi yung ginagawa ko kaysa sa'yo. Kasi ako, syempre, nagtuturo ako. Tapos marami akong ganap. Pero hindi naman, di ba, naapektuhan yung mga bagay-bagay. So, alam mo yun, yung ibig ko sabihin. At gusto ka din i-congratulate ni Attorney Dilan. Kasi ano, sabi niya sa akin yesterday, gumagaling na si Lauren, no? So, nakikita yan ng mga manonood mo. Keep going. In the future, gagaling ka. And then, promise, pasasalamatan mo ako doon sa mga sinasabi ko sa'yo. Ayan. So, yun, Mama Sam, grabe. Ayan. Maraming salamat po, Mama Sam. And of course, kay Attorney Dilag, yan. Napansin niya rin na maraming salamat po. So, yun, guys, gagalingan ko pa po ng sobra-sobra. Ayan. Thank you po, and yun. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click like and subscribe and click nyo na din yung notification bell para always keep updated sa mga susunod pa namin update with Mama Sam. So yun guys, di na din kami magtatagal. Thank you and paalam! Have a nice day!